Yo, what is up guys? Queer Eye here and welcome back to Kajakraft. Oh yeah. At yan. So ito yung nakita natin yung nakaraan na geode. So binaklas ko na siya, ginawa ko na siyang farm. Ganyan nga pala gumawa ng farm. So binabaklas yung buong geode. Tapos ang tinitira lang is yung tinatawag nito. Amethyst buds ba tawag yan? Basta yung may X na ganyan. Kasi kapag ka pinarm mo yan, mababasag lang yan or mawawala lang yan. Hindi yan hindi yan nakukuha. So natutunaw lang siya kahit naka silk touch ka. So ayun lang yung nangyayari dyan. Pinuporting ko lang yung mga malalaki na kagaya nito. At may nakukuha akong shards. 16. Marami nga pala magbagsak to, no? So in between 6 to 18 yata yung nakukuha dito. Pero ayun, narami mga nakukuha ko. So medyo marami-rami na ako nakukuha. Ginagawa ko lang is nagukay ako dito. Nagukay ako dyan. Kasi kumukuha rin ako ng mga ng mga copper ore. Yung copper ore nga pala is nakukuha sila sa Y level 47 at saka 48. No? Ayan, so nakukuha sila sa Y level 0 to 90. Pero pinakamarami sila sa 47 at saka 48. Kaya kung mag-farm kayo or magmamine kayo ng copper sa Y level 48 kayo or kaya 47 sa baba pa. Then so ito palang inukuha ko. Ayan, tapos marami na rin ako. Actually pangatlong balik ko na dito. Yung mga nauna kong hukay is nandito. Ayan, nandito yung mga nauna kong hukay dito. Tapos naghukay rin ako pababa para makakuha ko ng deep slate. Ayan, tapos ito dito. Meron pa yata akong isa dito. Ayan yung mga nauhukay ko na. So ayan, susunod ko na siguro yung itong part na ito papunta naman doon. Ang problema ko is yung west side yata. West tsaka east side yata is loaded na, dati ng loaded kaya wala na nakukuha. So ang ginagawa ko na lang is pa north kasi south ito pa uwi ito eh. Papunta ito sa base ko eh. So pwede nyo rin siyang pwede nyo rin nga pala siyang tawag dito kunin as amethyst cluster yung ganyan. So pwede nyo yung time kahit saan. Ayan. So gagamitan niyo lang siya ng silk touch. Tapos siya pwedeng siyang gawing decoration. 'Di ba? Hindi naman siya nakaka-damage kagaya nung pointed dripstone, okay? Pero mas maganda kung ayan. Gagawin natin siyang crystal kasi ginagawa ko siyang tinted glass. 'Yon. So 'yun yung gagawin. Kailangan ko ng maraming tinted glass kasi gagamitin ko 'to sa mob farm ko. Yung dati kong nang mob farm, yung pinakamalaki dun sa base ko. Tapos gagamitin ko siya sa farm na gagawin ko ngayon, which is yung tinatawag na glow squid farm. Yan. Siguro doon na lang din sa squid farm namin banda para wala masyadong tubig. Kasi kung doon sa base ko medyo napapaligiran ako ng tubig doon. Hindi pwede. So ginagawa ko lang dito yan. So natanggal ko lang lahat tapos nabukay ako yan. Babalik ako dito. Pagbalik ko dito, medyo marami na ulit. Pero medyo mabilis siya tumubo eh. So minsan tumatambay lang ako dito ng mga ilang minuto. Nakikita ko biglang tumutubo na sila kagad. Ang mahirap lang na part dito is yung pagkukunin mo sila sa mataas. Kasi ang bala ko dyan is gagawin ko pa sila ng mga parang platform na pa ganun. Yung tumatawid-tawid para hindi na ako akit-akit dito. Okay, so na ako dito. Naka isang shulker box na ako dito yung una kong punta. Maliban na ba na sa unang hanap ko dito. May nakuha na rin ako yung ginawa ko na nga ng sample para dun sa tinted glass natin. So siguro hang habol ko ngayon ay makuha pa siguro ng mga isang shulker box po ulit. Okay, siguro babalikan ko na lang kayo kapag naka isang shulker box na ako ng amethyst shards. And siguro hindi ko na habulin muna yung iron ore ko, yung copper ore ko. Naka isang stock naman na ako. Alright, so ito na yung ating amethyst shards at may sumobra pa tayong 28 pieces. Medyo mabilis lang naman siya, no? Mga 30 minutes. Naging 8 obsidian yung ano ko. Ibig sabihin, ubi niya talaga. Okay, tapos ginawa kong ganyan, no? Naglagay na ako ng mga bridge dito para mas madali siya makuha. Wala nga palang dito, no? Possible siyang lagyan ng lagyan ng automatic farming kaya lang sayang eh kasi per ganito kasi isang piston tsaka isang observer yung ilalagay mo tapos
once na nalagyan mo yan, hindi ano, hindi mo malalagyan yung iba. Tapos hindi pa siya naka, syempre hindi siya naka fortune, kaya mas konti yung makukuha kapag piston yung ginamit, kaya mas mabagal siya tsaka hindi siya mas efficient. Kaya ganyan, manual lang, okay? So babalik na tayo dun sa ating base at handa natin yung ibang mga materials para sa paggawa natin ng low squid farm, okay? Let's go. By the way, bago ko makalimutan, ito nga pala yung portal. Dito ko linagay yung portal kasi nilumilipad ako dito, may nakita akong mga goat. Ang una kong plano ay magdala ng goat sa bisyo, kaya wala pang silbi yung mga goat ngayon. Hindi pa nakukuha yung mga horn nila. Kaya wala pa. Dito sa base ko so far wala pang nagbago. Actually hindi ko pa tapos yan. Pero nalagay ko na yung ibang parts. Kaya medyo kulang pa sa copper. Pero yun yung magiging itsura niya. Hindi ko pa sure kung ilalagay ko dyan sa part na yan. Pero malamang siguro ganyan din. Wait, marami naman ako nakuwang calcite. At saka syempre marami rin akong concrete. Kaya tingin ko yun pa rin yung lalagay ko dyan. Magiging white ng tignan. Okay. Tapos naman dito nga pala ako nagpapa-oxidize ng mga copper para maging green, pero hinahaluan ko pa rin ng konting ganyang granite. Ito, okay na to. Pero hindi ko naman ginagawa ng lahat. So yung iba ginagawa ko is ano lang. So dito yung medyo kagaya lang nila. Or medyo kagaya lang nito. So ang ginagawa ko lang dito is ganito. Kunyari okay na sa akin to, para at least meron akong konting red dun. Inaano ko lang, ginagamit ako lang ng honeycomb para maging wax siya. Ibig sabihin hindi na siya mapupunta sa ganito, hindi na siya magiging kulay green. Ililipat ko lang. Ililipat ko lang, yun, okay. Yung mga green yung kailangan ko. At dito naman, mga pala no, kakaroon ng ganyan dito kasi tumatagos yung tubig papunta dito galing din sa may dripstone sa taas. So nabubuo rin siya dito sa ilalim. So maganda yun kasi yan, pwede ko siyang kunin at ilaligdag ko dito. Yung nga pala no, gagamitin ko to dun sa may underground base ko sa ilalim. Underground base ko na yan, yung malaking okay dun sa ilalim na mayroong mga spikes sa taas yan. Doon ko siya gagamitin. Okay, doon naman sa may mega build. Talagang mega na yung sinabi ko. Doon naman sa mega build, kunyari. And medyo natuloy ko na yung paligid niya. Mukha na siyang malaking donut. Tapos yung next na gagawin ko dyan is yung pataas naman ng konti. So from dito tapos isang block pa. So nag-isip pa ako anong block ang ilalagay ko. Malamang padark na block ang ilalagay ko. Siguro bagong block or black stone pa rin. Kasi black stone hindi naman yung gagamitin ko dito. Haluan ko na lang siguro ng mga bagong block. At kung napansin nyo dito kanina, meron ako ditong ginamit na deep slate. Last time hindi ko napakita sa inyo yung deep slate ito. Hindi siya masyadong halata pero yan, deep slate na to. Tapos ito namang part na to ay smooth basalt. Yan, smooth basalt naman yung tawag yan. So hanggang dito pa lang yung nilalagay ko. Hanggang dito pa lang. Pero meron na akong tatlong kasyata doon ng deep slate. Nahuhay ko rin doon sa may permanent. Okay. Tapos na naman yung isa pa. So, nakakuha na rin ako ng blueberries. Tapos dyan ko na yung siya muna nilagay. Actually, pwede ko siyang pitas-pitasin dyan tapos ibobone meal ko na lang. Para, di ba? Okay, so ito na yung mga nakuha kong tinted glass. So, meron na tayong, actually, sobra-sobra na to. Pero kasi, para dun sa may glow squid farm. Pero, dito kasi kailangan ko na marami. Dito sa mob farm ko na to. Kaya dinadabihan ko pa siya. Okay, so tanan natin to. At kung nga pa, nawalan nga pala ako ng, kaya ayaw ko humahawak ng fortune kasi napo-fortune ko yung
Ender Chesky. Apat na stacks pala ng Amity Shards. At 2 stacks lang yung makuha. Kailangan ko talagang bumalik-balik din. Wala na akong glass. Okay lang yan. Puro, kunin ko na lang muna lahat to. Tapos nalagay ko dito. So, prepare lang natin yung mga gamit and then babalikan ko kayo, okay? Alright, so nandito na tayo ngayon sa location kung nasaan, kung saan natin gagawin yung farm. At nagsimula na ako dito. So, sinimulan ko na kasi kailangan ko yung sukat eh. So, yung glow squids ay nag-spawn na sa actually kapareho lang sila ng ano eh. Kapareho lang sila ng, halos kapareho lang sila ng normal squid. Pero yung glow squid ay nasa 60 pa baba. Tapos, nag-spawn sila sa ibabaw ng blocks na naturally generated or natural blocks. Ibig sabihin yung blocks na gaya ng stone, yung diorite, yun, tsaka yung granite yan, mga ganyan. So, ibig sabihin yung mga yung mga types ng stone na hindi pa na paprocess. Okay? So, yun yung mga ano, mga conditions niya. So, dapat din zero yung light level. Ibig sabihin walang kahit anong ilaw na makakapasok. So, ito, naglagay na ako dito ng ganito. So, ang gawin ko is ito yung mag-iibabaw ng farm. Tapos, ito yung kalahati niya hanggang dito. And then, gagawa pa ako ng dito sa kabilang side. Tapos, papunta naman dan. Yan. Tapos, yung lalim niya is hanggang 50. So, 60 yan, dapat 10. So, hanggang dito. So, magbukay pa ako ng isa actually. Okay. Yan, hanggang dito. Tapos, tama yan kasi stone na yung nasa baba niya. Sige. Pinukay ko na ng konti ito para yun, masukat ko. So, dito na rin yung mga gamit. At ang mga gagamitin natin is, syempre, yung tinted glass. Tapos, konting hopper lang. Tapos, chest. Tapos, mga ano, axolotl. Yun. So, yung axolotl, gagamitin ko sa pang patayin ng mga, ano, ng mga squid. Kaya lang, meron lang tayong apat na axolotl. Tapos, baby pa yata yung isa dyan. So, gagawin ko na lang is, ang gagawin ko kasi is, ano, sa dalawang parts to, no, tag lima. So, lima dito, tsaka lima dito sa kabila. So, kailangan ko pa ng anim na axolotl pa. Tapos, wala na akong tropical fish. So, dalawa na lang yung papa-spawn ko dyan. So, ang gagawin ko na lang siguro is, i-breed ko na lang sila using to. Pero, mga dagdag pa ako nito. Mamaya-maya kapag tapos ko na tong part na to, okay? Kukain na muna natin to, okay? So, babalikan ko ulit kapag natapos ko na to. One eternity later. Okay, so ito yung kalahati. Ito yung kalahati nung, ano, kalahati nung farm. At kung mapansin nyo, diba, ginawa kong puro stone yung ilalim niya kasi yun yung importante kailangan. Stone lang yung ilalim niya or pwedeng andesite, pwedeng diorite or ano, granite. Basta ano, basta naturally formed na stone, hindi pwede yung ano, hindi pwede yung process niya, okay? Tatanggalin ko lang to. Ano pa ba ako? Okay, so ayun yung una and then yung next na gagawin natin ay kuha tayo ng mga hopper. Tapos ilalagay natin yung hopper sa ka-level lang kasi 60, ano pa lang ba to? 57 pa lang. So kulang pa to. Tanggalin natin ito. Tingnan dito lang. Yan. Okay. Yan. Okay. So, ayan na yung ano. Ayan na yung pinaka start nung farm. So, meron tayong 7 by 15. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na nandito. So, hindi ko na sinasama itong mga to kasi hindi naman yan babagsakan ng tubig. Tapos, by 15. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero, pwede pa yung pabahin hanggang ilan yung gusto natin. Pero, pinantay ko na lang kasi siya dito sa may squid farm. Kaya, ganyan lang siya kahaba. Tapos yung lalim niya is 10 blocks. Tapos ang lalagay lang tayo dito ng mga ganito. Lalagay lang tayo ng stairs dito sa side na to.
Kasi iwa-water lag natin to para yung tubig is bumababa papunta dun. Okay, tapos sobrahan natin to dito at malamang dito rin. Okay, so sobrahan ko siya dito para pwede ako maglagay ng stone dyan or pwede ako maglagay ng ibang item dyan or ibang tawag dito, ibang block dyan sa taas. Kasi kapag nandun yung chest, hindi mabubuksan yung chest eh. Pinatungan ng solid block. At ito na yung bagong apat na axolotl. Actually, apat lang yung nakuha ko. Bali, meron na lang tayong walo. So, ang gagawin ko na lang is apat na lang yung dalawang side. So, apat lang muna ang lalagay ko dito. Tapos, mag-breed na lang ulit ako ng dalawa, ng isa pa, para maging lima. And then, ito, sasakto apat yung ano natin, yung tropical fish natin dito. So, makapag-breed pa tayo ng 2 times. So, tag-isa sa dalawang sides. Ngayon, ang lalagay ko naman ngayon is yung kunin natin ito ng tubig. So, dito ang gagawin natin is yung best way para mapuno ito ng tubig na. Maglalagay lang tayo ng tubig dyan. Lagyan natin ito. Tapos dito. So ano lang no, alaktaw lang ng tagi isang block, lalaktaw lang tayo. So dito tayo naglagay and then dito naman sa abla. So mas madali ito kapag marami akong dalang bucket, pero okay na yung isang bucket lang. Kaya naman yun eh. Okay, so after nyo malagyan ng tubig yung side na yun, so laktaw lang kayo ng tag-iisa, no? Lagyan nyo naman yung kabilang side naman. So hindi nyo na kailangan lagyan ng buong side. Tapos tandaan nyo, lalagyan nyo lang is yung nasa baba nitong, stair. Dapat yung block dito sa baba, dyan kayo maglalagay. Tapos itong side naman natin lalagyan natin. So dyan, meron na tayo dyan. So maglaktaw lang tayo sa dito. And then dito. And dyan. Okay. So, ang gagawin natin is kukuha lang tayo nitong kelp. Tapos alagyan natin yung mga parts kung saan tayo naglagay. So sample dito. Okay lang yun. Tapos dito. So kung saan ka naglagay dito sa taas, doon ka rin maglalagay dito sa ilalim ng makel. Okay, so dito pala makikita nyo na. Yan, nabubuo na siya na puro water source na kaagad siya. So napupuno na kaagad yung tank ng tubig. Tapos, yeah. And puno na siya. Okay. Masagay na lang natin to. Pakawala muna tayo ng axolotl dito. Tapos, iyan na rin natin. I-breed na rin natin. Mga pala, tinaasan ko ba to? Baka kasi magpa sila dito eh. Takpan ko muna. baka tumalun sila dito pala. Ang tumala to. Actually, anvil ang linalagay dito. Lagyan na natin.
Kasi pwede rin maglagay ng upside down stair dyan, pero minsan kasi lumulusot yung mga ano, axolotl dun sa gitna ng upside down stair, kaya parang hindi rin masyadong okay. So maglalagay lang tayo muna ng pansamantalang slab. So tatanggalin din natin ito mamaya pag nilagay natin yung flowing water. Okay, so lalagay natin yun dito sa may part na to, sa ibaba ulit nung sa ibaba ng baba ng stair. Okay. So next is lalagyan naman tayo ngayon ng water dito. So water laglag natin itong stair. So tag-iisa dapat yun, hindi pwedeng maglaktaw-laktaw kasi ganun gumagana yung water laging. Okay. Okay. Lagyan na lang natin ulit ng tubig. So, at balik muna natin dito. Okay, next is babasagin ulit natin yung mga nakalagay dito. So, kung mapansin nyo yung tubig na yan is nag-flow sila papunta dun sa may baba ng lower part ng anvil. So, mangyayari dyan kapag may items na naman dun sa ilalim, lulutang and then pupunta nyo sa may hopper and then makukuha siya ng hopper. Okay. So, maglalagay na ako ng tinted glass dito para kung sakaling tumalon yung mga axolotl. Kasi tataas na yung tubig eh, part na yun. Maglalagay na rin ako dito. At siguro basahin ko na lang mga itong part na to. By the way, yung tinted glass nga pala, kahit basahin sila ng hindi silk touch, buhukuha nyo pa rin sila ng buo. Yan o, diba? kahit kamayin nyo lang sila mababa, makukuha nyo sila ng buo. Okay, so basagin natin to. Okay. So yun, kung makikita nyo yun, pagka umakit yung item, pupunta dito tapos kakainin ng hopper. Yan. Okay, so next na gagawin natin, yung last na part na lang is pa-cover na natin to ng tinted glass. Okay, so pag dinagay ko na itong isang last part na ito, mawawala na ng ilaw sa loob. So, madilim na siya. Okay, so test mo na natin. Tingin ko may pumapasok na liwanag from sa side na ito. So, lagyan mo na natin ito ng slab siguro muna. And then, AFK mga tayo sa pansamantala. Wala pang 1 hour. So, hindi ako pwede mag-AFK ng mahaba. Mga ano lang, more than 30 minutes lang. So, wala pa tong 1 hour. At tingnan natin kung gaano ka nakarami yung ating kuha dito. So, sana meron. Ngayon, pag wala na laman, wala. Gaano nakarami ang ating nakuha. Tingnan natin. Tingnan natin yung mga kalat. Kasi pwede rin ako mag-AFK dun. Aabot pa rin naman yan dito. Hindi naman yan magbabago. Subukan ko lang na doon ako mismo sa may ibabaw. Okay, tingnan natin. At meron tayong 23. Konti lang yung nakuha sa kanya. Pero tingin ko okay lang yan. Kasi, nag-aagawan ng spawn itong squid niya dito. Tapos nababawasan pa sila dahil doon sa axolotl. Actually, ano naman yan. Goods na yan. Ang ganyan kadami within 30 minutes, siguro mga one stock in 1 hour siguro. Pwede na yan. Okay, so yun yan. Actually, ano na yan, goods na yan. Kahit medyo konti pa lang inukuha natin. Siguro mag-AFK pa ako ng mas mahabang oras. Pero sa ngayon, kailangan ko pa mag-edit. So, iwan ako muna to. And, tingin ko hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa panood. At, kita-kita ulit tayo next time. Maraming salamat. Thank you for the love. Queer Eye out. Babush. Bye bye. Progress sa next episode. Okay? Progress. Arr.